may babae sa Laguna na dalawang dekada na raw parang bihag sa sarili niyang kama. Hindi kasi siya makatayo dahil sa lumulobo niyang mga paa. Tulong-tulong na tinutungkab ng mga kawani ng LGU o ng local government unit ang tarangkahang bakal o gate sa bahay na ito sa San Pedro, Laguna. Pero hindi ito i-demolish. Ito lang daw kasi ang tanging paraan para mailabas dito ang isang dalaga na mahigit 13 taon nang may higanting problema. Maya-maya pa, pinagtulungan na nilang buhati ng babae. Ang 31-anyos na si May Ann na ang kaliwang binti at paa. Lumobo ng ganito. Pag hindi po siya nalilinisan ng araw-araw po, dinadapuan po ng langaw po, inuod po ito. Piling ko po na pamamahayan na po yung loob ng paa ko ng uod. Ano ang nangyari sa kanyang binti at paa? At totoo nga kayang pinamahayan na ito? Nang uod? 18-anyos daw si May Ann nung nagsimulang lumobo ang kaliwa niyang binti. Nasa 25 kilos na ang bigat nito ngayon, katumbas ng kalahating kaban ng bigas. Nagsusugat-sugat na ito, nagbabalat-balat at nangingitim na. Kaya po ito nilalagyan kasi po minsan po kumakate tapos nagtutubig po siya. Dahil sa kanyang kondisyon, si May Ann hindi na makapaglakad. Hindi ko na po talaga makayang buhatin. Ate Grace, Ate Banday, patulong naman po, pahugas ng paa ko po. Gasa na? Alagaw at saka dahon ng bayabas. Ito po yung dahon ng bayabas at saka alagaw. Pinakukuluan po namin para po yung sirok ng sugat mo. At yung nararamdaman ng mapding-mapdi na po talaga eh. Makatulong sa kanya. Dito. Wala na doon, mababasa. Parang medyo mainit pa. Maganda nga yun. Para patay ang bakteriya. Akatin ang alak-alakan ko. Dukutin mo pa dyan tayo sa ano, alak-alakan daw. Ito yan mo. Kaya ako na po duduko. Ako na po duduko. Maka mahulog ka. Hindi po. Hindi po. Kakamutin ko lang po. Yan po ang pinakasapin niya sa ano. Pag nalanggas na po, yan ang pinaka... Kung sa diaper po? Pag da diaper ko nga lang po, nahirapan po ako. Sa totoo lang po, hindi na po ako naliligo. Puro punas-punas na lang po. Mga nakakaya ko lang pong gawin yung paglinis-linis po dito na may kasamang panungke. Mag-isa na lang sa buhay si May Ann. Mahigit 1 taon na ang nakararaan nung na-stroke ang kanyang nanay Enriqueta. Para po ako nawala ng paa, yung namatay po siya. Kasi po siya po ang nagluluto sa amin, nagpapaligo po sa akin, naglalaba po ng mga damit ko po. Mabuti na lang daw at nariyan ang kanyang mga kapitbahay na umaalalay sa kanya. Baka mapasok ka. Hindi. Ay, po. Paano ka makaw po? Teka. Hindi, ayun na. Tama na yan. Tama na? Kaya mo lang po? O lalagyan kitang ulan doon sa likod? Alas 3 pa nagbubukas na ako ng tindahan. Binibigyan ko si Mian. Magkape ka muna. Kung nalalaman mo lang lalo sa gabi, talagang maawa ka. Sel! Pakiibig na ako ng tubig. At ang kapitbahay niyang si Ado, ginawan pa siya ng pintuan. Pusang loob na ginawa ko na yun para sa kanya talaga. Parang anak na rin. Siyempre siguro naman kayo kung
sa anak nyo nan, talagang maiyak kayo. Kasi na, mababaluha ko eh. Ang naghahanda naman ang kanyang pagkain, ang mag-asawang Alberto at Grace. Minsan tatawagin ako niyan, mayroon siyang yung mga bigay ng mga ano, paluluto sa akin. Ako yung hahatid ng pagkain niya. Pinaliliguan, namamalengke din po pagkain. Binibili po siya ng gamot pag makirot na po yung kanyang paa. Yung mga damit niya po, nilalaban din po kasi mga sinasapi niya po sa sugat niya. Kailangan din po talagang labhan. Oo, nakakapagod. Pero kailangan niya ng tulong. Ang anak ng mag-asawa na si Aisel, nakaalalay rin sa kanyang ate Mayan. Araw-araw ko tinutulungan ate Mayan. Maghuhugas po ng plato. Mayan, naiyak din po ako pag umiiyak siya. Nangako ako sa nanay niya na tutulungan ko siya. Hindi namin kaano-ano yan. Ano lang, kaibigan. Kapitbahay. Oh, ang sakit. Aray ko, Lord. Eh, pag nakikita ko kasi naririnig ko sa gabi, gabi-gabi o yan. Nagsisigaw. Masakit. Hindi ko po ito kaya, Papa Lord. Hindi ko po kaya ito. Parang inadya rin na napatira kami dito kasi magaan na rin po sa akin na tulungan na rin siya, gawang wala na rin po talaga siyang ano eh. Kasi po nahiya na po ako sa kanila. Sobra-sobra na po ang pag-ano ko pa sa kanila. Sobra-sobra na po ang sakripisyo nila sa akin. Minsan nga po, sinasabi ko po sa sarili ko na ano eh, ako na lang po ako ni Mama. Para hindi na po ako maging pabigas sa mga nakapahigit sa akin. Bunso si Mayan sa apat na magkakapatid, ang panganay niyang kapatid, nakakulong. Ang kanya namang ate Vidalin, may sarili ng pamilya. Bumibisita na lang ito sa kanya. Napapadala naman din po ng ano, pang-suporta niya, pagkain niya. Yung ate niya, natitingin din siya, nabibisita din kahit papano. Di naman po pinapabayaan. Hirap din kasi pag walang pinansyal. Ang tanging bumubuhay sa kanya, ang kanyang ate Vidalo na isang OFW sa Canada. Para malibang din, maintainin na lang po ako ng mga pasyalan sa ibang bansa, kagaya po ng Canada. Mga gusto ko pumunta para po doon po magtrabaho po. Kasi po andon po yung ate ko po. Para hindi raw maging pabigat sa kanyang mga kamag-anak, sumasideline si Mayan sa pagtitinda ng kung ano-ano online. Sari-sari po, bangus, dessert, saka mga karne. Bihira lang po ako makabenta, pero po kahit papano kada buwan may income. Di-pick up na sa bahay niya na lang kasi hindi naman po siya makalakad eh. After nila po ako makita, hindi na po sila nag-order. Simula raw nung lumobo ang kaliwa niyang binti at paa, hindi na personal pang napatignan si Mayan sa doktor. Wala kasi silang pera. At ang inaalala niya, unti-unti na rin ngayong nag-iiba, pati ang kanan niyang paa. Parang gusto ko na po talagang bumitaw. May times po na tinatawag ko po si Mama na makunin niyo na po ako. Huwag niyo naman po ako pahirapan. Please lang po kunin niyo naman po ako. Pero po may mga taong nagpapalakas po ng love ko na sinasabi po nila na may anlaban lang, huwag pag kang susuko, tatawag ka lagi sa taas. Marami nagmamahal sa'yo. Ang panagdadasal ko po kay Papa Lord ay mawala na po itong karamdaman ko po. Kasi po sobrang nahirapan na po ako. Para maaksyonan ang kanyang sitwasyon, inilapit ng aming programa ang kanyang kaso sa lokal na pamahalaan ng San Pedro.
Ang City Social Welfare Development Office nagbigay ng grocery at pera. Magkaloob po natin kay Ms. Mayan ang 20,000 pesos medical assistance. City Livelihood naman po, nag-provide po tayo ng 10,000 para po sa kanyang panimulang pangkabuhayan. Nag-abot din ang aming programa ng financial assistance. Masaya-masaya po. Yung pinagdadasal ko po dati na natupad na ni Papa Lord. Una muna siyang binisita sa bahay ng doktor mula sa kanilang municipal health office. Mukhang infected na din talaga. Mukhang kailanganin natin ngayon pansamantala ng antibiotic para makuha po yung mga infected na area. I-refer natin siya sa specialista to do a complete series of examination para malaman natin talaga kung ano ba talaga yung sanhi ng kanyang kondisyon. Pagkatapos, ikinasa na ang pag-rescue sa kanya. Pero sa laki ng kanyang binti at paa, hindi na siya magkasya sa pinto. Kinakabahan po na masaya kasi po makakalabas na po ako. Hanggang ang mga kawani ng LGU, nagdesisyon ng tungkabin ang tarangkahan o gate ng kanilang dating tindahan para lang si Mayan makadaan. Kailangan natin palawagin para makadaan yung pasyente. Ibabalik namin ng maayos. Bilang tayo. 1, 2, 3, up! Pasok! Kunti na lang. Bigyan na po. 1, 2, 3, okay na. Okay, good. Hawakan mo kayo, Bing. Medyo tulip ha. May command. Flip! Makalipas ang 13 taon, muling nasilayan ni Mayan ang mundo sa labas ng 4 na sulok ng kanyang kwarto. Feeling ko po na pamamahayan na po yung loob ng paako ng uod. Pero ano nga ba ang sakit ni Mayan? Based on the initial assessment, our vital organs are okay. But we need to focus on the enlargement. Based pa lang sa smell and physical appearance, alam mo, compromised na talaga ang kanyang mga muscles and soft tissues. Very common or known causes ng mga ganitong condition, elephant chassis. But it is an obstruction of the lymphatic system. Could be tumors, could be other infections. Increase in size is definitely not caused by the uod. May infection siya at may parasite, may bacteria din po. Base doon sa examination natin, imposible na din po na fungal, mayroon din po. It should be a surgical intervention. I really think na kailangan na siyang dalhin sa Equip Hospital. It will reach million. Saan Diyos kukunin ang ganitong palaking pera? Million ang gagastusin dito. Kung ano man ang maging resulta, ang opisina po ng CSWD ay tutulong po at na ma-facilitate ang kanyang kailangan at ihingi po sa ibang agency po. Alam ni Mayan na magiging mabigat ang kanyang laban. Pero basta't nariyan daw ang mga nagmamalasakit sa kanya, kahit pa yung mga hindi niya kaano-ano, pinipilit niyang mas maging matapang sa malalaki niya ngayong hakbang. Gusto ko po matulungan po ako. Kasi pahirap na hirap na po talaga ako. Ayoko na po maging pabigat sa kanila. Gustong-gusto ko na po gumalaw ng maayos. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.